desenho já estimula várias vezes. Napanood niyo ba yung lesson 1? May tanong ba kayo? Meron ba kayong tanong? Mga nakapanood ng lesson 1, meron ba kayong tanong? May tanong? Dali lang po ha. Pakisabihin nyo nga kung naririnig nyo dyan, yung nakikinig sa cellphone, malakas po ba boses ko? O magmamike ako? Pakisabihin nga po, okay na ba yan? O magmamike pa? Kasi kung magmamike, pwede na ko tapat dito yung ano. Kunin mo na rin ang boses mo. Bakit naman? Wala kayong tanong? Mamaya na? Mandali lang po ha, nag-aayos tayo rito pero malapit na tayo. Kaya kuha na lang kayo ng tanong. Tingin niyo yung Bible ko, Sister Kirby. Hello, hello. Ayan. Lumakas ba? Hello, mic test. Mic test. 1, 2, 3. Hello, mic test. Kailangan pa ba ng mic o hindi na? Meron. Kailangan pa ba ng mic o hindi na? Pray tayo. Pagkain natin ang pagsami ng Panginoon. Manaming Diyos, salamat po sa inyo sa tanghaling ito. Hiling po namin ang inyong gabay sa amin na kami ay inyong tulungan. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa aming pag-aaral. Salamat po, Ama, ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Last week ay review tayo ng konti. Pinag-aralan natin yung Aklat ng Gawa, Chapter 1. Ano mga makikita natin sa Chapter 1? Sinong gumawa ng Aklat ng Mga Gawa? Sino nagsulat? Si Lucas. Ang patunay natin doon ay dahil sa yung heading, yung pinaka-greetings na in-address kanino? Kay Theophilus. Yun din yung ginamit sa Aklat ng Lucas. At nabanggit natin last week na nung ang Panginoon ay nabuhay sa mga patay, naririto pa siya sa lupa ng gano'ng katagal? 40 days. Isang buwan at 10 araw, isang buwan at 9 na araw pa siyang isang buwan at 10 araw pa siya naririto sa lupa. Pero, kagaya ng sabi ko, hindi na siya araw-araw nagpapakita. Nagpapakita lang siya karaniwan every first day, unang araw. Pagkatapos, hindi na siya nakikita. Isa pang patunay niyan, pumunta kayo sa Aklat ng Lucas. Marcos. Marcos. Sa chapter 16, verse 9, Marcos 16:9, sabi dito, maagang maaga pa ng araw ng Linggo nang nabuhay si Jesus, una siyang nagpakita kay Maria na taga Magdala, tapos laktaw tayo, verse 12. Pagkatapos noon, nagpakita muli si Jesus sa dalawa pa niyang tagasunod na naglalakad patungo sa bukid. Verse 14,
Nang bandang huli, nagpakita rin si Jesus sa 12 apostol niya habang kumakain. Aklat ng Juan naman tayo. Sa chapter 20. Aklat ng Juan, chapter 20. Sa verse 19. Sabi rito, nang takipsilim na araw na iyon, nagsasama-sama ang mga tagasunod ni Jesus, kinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, sumain niyo ang kapayapaan. Verse 1, 20, 19. Ngayon, pumunta kayo sa verse 26. Sa verse 26, anong makikita niyo dyan? Makalipas ang 8 araw, nagtipon uli ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay, kasama nila sa Tomas, kahit nakakandado ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo. So yung pagitan ng pagpapakita ng Panginoon, 7 araw na. O, nagpakita siya ngayong araw na to. Pagkaraan ng 8 araw, nagpakita na naman siya sa akin. So kahit 40 days kasama ang Panginoon, hindi na siya araw-araw nilang kasama. Okay. Ano pa inabanggit natin last time? Yung mga Israelita, yung mga alagad, naghahangad sila na magkaroon ng pagtatayo ng kaharian ng Israel. Yung physical kingdom, yung material na kaharian na makikita nila, ayun yung kaharian namin, no? Pero sinabi ng Panginoon sa kanila, hindi yun para sa kanila. Ano raw ang mangyayari? Bibigyan sila ng kapangyarihan pagdating sa kanila ng banal na espiritu. Pero nilaktawan muna natin yon. May binanggit naman tayo tungkol sa pamilya ng Panginoon. Ano nabanggit natin tungkol sa pamilya ng Panginoon? Sila ay naging mga alagad, no? Mga tagasunod sila. Nung una, nung ang Panginoon ay nangangaral pa lang, naniniwala ba yung mga kapatid niya sa kanila? Hindi. Sa kanya? Hindi. Hindi. Ang totoo, nililibak pa nga nila ang Panginoon. Pero nung ang Panginoon ay umakyat na sa langit, sama-sama na sila, kasama si Maria at yung mga kapatid niya. At bandang huli, ano yung nabanggit ko? Yung mga kapatid niya, hindi lang naging tagasunod. Ano pa mga ginawa nila? Sila na rin ay humahayo na rin. Nag-mission na rin kasama yung kanilang mga asawa. Okay. Pumunta tayo sa chapter 1 pa rin tayo, yung susunod na mangyayari dyan. Mula sa verse 16 hanggang sa 26. The chapter 1, verse 16 hanggang 26. Ipukwento na lang natin ang nangyari. Ano ito? Yung pagpili ng kapalit. Ni Judas. Dahil si Judas ay nagpakamatay na, tapos sa kanyang pagpapakamatay, no, mababasa nyo yan dyan, nabasa nyo naman yan. Parang nagkamali-mali siya sa ano niya, nalaglag siya, sumambulat yung bituka, etc., etc. At tumayo si Apostol Pedro, meron siyang mga binanggit na talata mula sa aklat ng Salmo, ng mga awit, na dapat ay palitan si Judas. Kaya may napili silang 2 tao. Pero ano yung requirement para ikaw ay maging mga apostol? Tandaan nyo, para sa kanila, iba yung alagad, iba yung apostol. Yung alagad ay tagasunod ng Panginoon, no? Na naniniwala sa Panginoon, mananampalataya. Pag sinabing apostol, ito yung ang tinutukoy lang dyan yung 12 na magiging tagapanguna sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, no? Yun yung kaisipan ng mga tao noon. Kaya sabi ni Pedro, kailangan palitan na si Judas. Pero meron silang requirement, and this is very important, verse 21, chapter 1, verse 21. Basahin natin ang sabay-sabay. Kaya kinakailangan nating pumili ng tao na ipapalit kay Judas, na kasama nating magpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dapat isa siya sa mga kasama natin
na naglingkod sa Panginoong Jesus noong nandito pa siya sa mundo, mula noong nagbabautismo si Juan hanggang sa panahon na dinala si Jesus sa langit. So, ang requirement para ikaw ay maging apostol. Now, this is very important. Kasi sa pagtagal-tagal ng pag-aaral natin ng aklat ng mga gawa, makikita nyo, may mga mananampalataya hindi naniniwala na si Apostol Pablo ay apostol. Kasi ano yung requirement para maging apostol? Una, nakasama mula kanino? Mula kay Juan Bautista hanggang sa Ascension. So, ibig sabihin, nung nagbabautismo pa lang si Juan Bautista, dapat nando doon na. Dapat alam na kung ano yung umpisang-umpisa at kasama nung umakyat sa langit ang Panginoon. Kasama siya doon sa nakakita. Yun yung requirement. O, tingnan niyo yung susunod. Kaya dalawang lalaki ang kanilang pinagpilian, sina Matias at Jose, na tinatawag na Barsabas o Gustos. Dahil dito sa requirement na ito, hindi pwedeng kahit sino pwedeng maging apostol. Tandaan nyo, sa kaisipan nila yon, ha? Hindi lahat ng gustong maging kabilang doon sa 12 ay pwede. May requirement na ganito. At doon sa requirement nilang yan, hindi natin alam kung ilan ang qualified. Definitely, yung mga alagad, yung mga kapatid ng Panginoon sa laman, hindi qualified. Dahil nung time na yon, di naman sila naniniwala. Masarap nga sanang isipin, eh dapat yung kapatid qualified. Eh hindi. Ito lang dalawa ang napili. Tapos, ano sabi dyan? At bago sila pumili, nanalangin sila, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao, kaya ipaalam niyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang pipiliin niyo na maging apostol bilang kapatid, kapalit ni Judas. 26. Pagkatapos nilang manalangin, nagpalabunutan sila at ang nabunot nila ay si Matias. Kaya si Matias ay ang idinagdag sa 11 apostol. Sino yung naging ika-12 apostol? Si Matias. Now, okay na yan. Close na ang chapter 1. Pero tandaan ninyo, sinabi ba sa kanila ng Panginoon na papalitan nila si Judas? May instruction ba ang Panginoon? Okay, pag-akit ko sa langit, habang nag-iintay kayo ng Holy Spirit, palitan nyo muna si Judas, ha? Magkaroon kayo ng palabunutan. At itong requirement, ha? Meron bang ganon? Wala. Walang instruction sa kanila ang Panginoon. At itong requirement na ito, sila lang ang nag-udyok niyan. Hindi ang Holy Spirit. Oh, sila-sila lang rin. Oh, yung mga alagad lang, mga apostol lang rin na nagsabi. Hindi ang Panginoon na nagsabi niyan. Tandaan niyo, ha? At sabihin niyo, eh teka, nagpray naman sila. Nagpray sila nung pumili na sila. It's very important, tandaan niyo 'yan. Gumawa muna sila ng panuntunan, may requirement. Tapos pumili muna ng tao saka nagpray. Oh Lord, bahala kayo magpasya kung sino dito sa dalawang ito. Kaya pagdating sa dulo ng aklat ng mga gawa, o kahit nung pagpasok ni Pablo, at sa mga sulat ni Apostol Pablo, lalo na sa Korinto, maraming hindi naniniwala na apostol siya. Kasi ang ginawa ng mga alagad, pinasunod nila ang Diyos sa gusto nilang mangyari. Minsan, ganyan tayo. O Panginoon, may desire ako, ha? Halimbawa, gusto kong ligawan itong si ganito, ha? Panginoon, kayo naman ang nakakaalam. Gusto ko kasi magamit sa gawain, kaya ganito gusto ko, Lord. Ganyan ang gusto ko. At ang karakter na gusto ko, ganito. At ayan pa yung isa, Lord. Silang dalawa na ang gusto ko. Kaya pray ako, Panginoon. Pumili kayo, Panginoon, kung sino mapanaginipan ko ngayong gabi. Ayan, napanaginipan mo ng gabi, eh, si Aling Pepay. Minsan ganyan tayo sa Panginoon. Nagiging kagaya tayo ng mga alagad na ito. Wala namang instruction ng Panginoon na paltam yung si Judas, eh. May nakalagay nga sa Biblia na hula na may kukuha nung kanyang opisina, nung kanyang tungkulin, may papalit. Pero
walang sinabi ang Panginoon sa kanila. Kaya maraming mga may tanong ka lang? Kaya maraming mga paglilingkod, kaya maraming mga projects sa church ang nauuwi sa wala. Kasi sarili mo ng plano, i-stampa na lang ng Panginoon. Oh Lord, stampan nyo na ito. Sino ba rito? Hindi natin marinig ang tinig ng Panginoon. Hindi natin marinig. Sarili-sarili nyong ano eh, gawa-gawa eh. Now, tungkol sa pag-ibig lang yung binanggit ko, no? Pero kasama na rin yan yung pagpunta sa ibang lugar, pagtatayo ng church. Kanina nga, tumitingin kami ng lugar dun sa Lutsu. At ang ganda nung una nakita namin. At pray ako ng pray. Sabi ko, Lord, ano po ba kalooban niyo? Nung magre-reservation fee na, meron pa palang isa na ipapakita. Ay ko, sige, puntahan natin. Mas maganda pala. O yun na ba? Pray natin. Tanungin natin sa Panginoon. Pag hindi nauna yung tanong, pag nauna yung gawa, bago yung tanong, wala na mangyayari niyan. Na, tandaan ninyo yan, mga kapatid. Dapat mauna yung prayer bago yung gawa. Manalangin ka muna bago ka magplano. Ano sabi dun sa ano, sa Kawikaan? Kawikaan. Meron pa ngang ano sa churches na minsan pagka itong mga sasabihin ko ngayon, ha, tingin nung iba mali. Parang hindi na tama kasi sa mga churches ngayon, Kawikaan muna tayo, chapter 3. Verse 5 to 6. Proverbs 3, 5 to 6. Kawikaan 3, 5 to 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang iyong tamang landas. 7. Huwag mong isipin na marunong ka na. Matakot ka sa Panginoon at huwag kang gumawa ng masama para iyon sa ikabubuti mo at ikalalakas ng iyong katawan. Ano dapat ang mauna? May ang nangyayari minsan sa mga churches, no? Sa buhay natin, plano ka ng plano, isip ka ng isip, ganito gagawin ko, ganyan. Okay, ito na gagawin ko. Lord, i-bless nyo nga po ito. Tapos pagka nagka-problema, hindi tayo sinamahan ng Panginoon. Ang goal ay hindi yung samahan ka ng Panginoon. Ang goal ay sumama ka sa Panginoon. Bago pa tayo nilikha, ang Diyos ay may ginagawa na. Amen. Kumikilos na ang Panginoon. From eternity to eternity, meron ang layunin ng Diyos, meron na siyang ginagawa. Ang dapat nating gawin ay manalangin para maging kalinya tayo ng gusto ng Panginoon. Mali ito. Ah, tama ito. Prayer muna bago ka magplano. Hilingin mo yung wisdom sa Panginoon. Planning muna. Bago prayer. Nakakita na kayo ng bata na nagpaalam sa magulang? Alam niyo yung nagpaalam? Pa! Pupunta ako sa ganun, ha? Teka, ano ka ba? Nagpapaalam ka ba o nagsasabi ka? Papa, bibili ako nitong ganito, ha? Ano na yun? Bigyan niyo naman ako ng pambili. Sandali, magtanong ka, ha? Gusto ba ng papa mo na bumili ka nun? Nay, itong ano ko, ha? Ito nang gagawin ko, ha? Nay, ano ba ang dapat kong gawin? Now, I realize minsan kung paano natin tinitreat yung mga magulang natin, akala natin yung Diyos ganun din. Nung bata pa tayo, yung mga magulang natin na nasusunod sa lahat. Amen? Pero habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng karanasan, hindi na yung mga magulang ang nasusunod sa atin. Dahil alam natin, may sarili na tayong kaisipan. No, pagka dinidiktahan ka ng magulang, sabi mo, sana, huwag niyo akong ano, malaki na ako. Now, pagdating sa Panginoon, nakala mo, ganun pa rin. Hindi ka tatanda na mas matanda sa Diyos. Mas alam niya lahat ng bagay. So, ask before you do anything. Amen? Okay, balik na tayo sa aklat ng gawa. Yan ang sa palagay kong lesson na dapat makuha natin dun sa pagpili nila ng kapalit ni Judas. Hindi siya panahon. Wala siya sa instruction. Ang sinabi sa kanila ng Panginoon, mag-intay kayo. Tingnan nyo sa chapter 1.
verse 4. 1 verse 4. Isang araw noon habang kumakain sila kasama ni Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Israel, hintayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Maghintay lang kayo, yun lang ang instruction. Okay. Now, pumunta tayo dun sa nilaktawan natin last week. Verse 8. 1 verse 8. Kasi sa palagay ko, ito yung pinaka-summary ng buong aklat ng mga gawa. Yung chapter 1, verse 8. Sabayan ninyo ako. Sabi rito, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula saan? Jerusalem. Mamaya, pagkatapos nito, magpo-post ako ng picture ng mapa ng Israel para maintindihan nyo. Yung Jerusalem, yun yung capital ng Judea. So sabi ng Panginoon, mula rito sa city, ipapangaral nyo ko hanggang doon sa buong probinsya ng Judea, hanggang doon sa katabing probinsya, yung Samaria, hanggang sa buong mundo. Ang aklat ng mga gawa ay kasaysayan kung papaano sila nangaral sa Judea, sa Jerusalem, ang sumunod na pinangaralan nila, Samaria, hanggang sa pagkatapos ng Samaria, makikita nyo, saktong-sakto, kumalat sila sa buong mundo. So, pagka tinanong kayo, anong pinaka-summary ng aklat ng gawa? Gawa chapter 1, verse 8. Pag nag-exam tayo, tatanungin ko yan. Now, pumunta na tayo sa chapter 2. Chapter 2. Anong oras na? 2:18. Eto na, pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, silang lahat, nagtipon silang lahat sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit na katulad ng malakas na hangin, at puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga lagablab ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na Espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. About 10 days later, ilang araw pagkatapos na umakyat ang Panginoon, ang naghatid sa Panginoon ay 500 tao. Tapos nung nandoon sila ay sa verse 15, chapter 1 verse 15, ilan na lang sila? 120. Nagtitipon sila ron at nag-iintay sila ng pagdating ng banal na Espiritu. Nalagas agad yung 500 minus ano? Ilan na nalagas? 380. Kasi at one time, sabi, 500 yung nakakita sa Panginoon. Ilalagay ko mamaya sa Facebook yung lahat ng verse niyan, no? Para mabilis tayo. Iintay sila. First day ng pagsasama-sama nila, nag-iintay sila ron. Siguro nawala na yung iba, pinamad na yung iba. The problem with the Holy Spirit is, or the situation, ang banal na Espiritu pag dumating, hindi magkakatawang tao. Ang Panginoong Jesus, nung dumating siya, dumating na nagkatawang tao, nakita nilang naglalakad, tapos tinawag sila, Pedro, halikay rito. Simon, halikay rito. Juan, halikayo rito. Pero ang Holy Spirit, hindi sinabi ng Panginoon kung paano darating. Kaya, nag-aabang sila roon, ilang araw silang nagtitipon-tipon, walang nakakaalam, hindi sinabi ng Panginoon eh. Tayo, pagka tayo, sinasabi natin na halimbawa, nagre-revival tayo, meron tayong kaisipan pagka dumating ang Panginoon. Ay, kikilabutan muna kayo. O, may mararamdaman kayong mainit. Ayan, medyo magagaralgal ka. Sila, walang sinabi ang Panginoon na ganon.
Kaya nga, I would like to advise you, ang kapangyarihan ng Diyos ay totoo. Amen? Amen. Pero kinakailangan maging sensitive kayo kung emosyon yung nangyayari sa inyo o pagkilos ba talaga ng banal na Espiritu. So, everyone was waiting. At pagkaraan ng ilang araw, no, sabi ng marami, 10. 120 na lang sila sa isang kwarto. Siguro ganito kalaki yung kwarto. Nag-aantay sila. Nakikita-kita ko yung iba, nakatingin siguro sa pinto. Ano ba, may kakatok ba? Ano ba, meron bang bababa? Ano yung tanging reference nila pagdating sa banal na Espiritu? Pag dumarating ang banal na Espiritu, ano yung unang dating nalaman nila nung dumating ang banal na Espiritu? Nung ang Panginoong Jesus ay nabautismuhan sa tubig. Mateo chapter 3. Tignan natin yung Mateo chapter 3. Verse 16. Mateo 3:16. Alam niyo ba yung mga verses na 3:16? Di ba ang sikat na verse, John 3:16? Try niyo isa ulo yung ano, Mateo 3:16, Unang Corinto 3:16, Second Corinthians 3:16, Unang Timoteo 3:16. No, yung mga verses na mga 3:16 na magaganda. Try niyo minsan, tuklasin niyo. Para ang tatandaan mo na lang, yung pangalan na lang na aklat. Yung mga ano, minsan maglalaro tayo. 3:16. Sabi rito, nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit, at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya tulad ng isang kalapati. That's the only reference. Oh, punta kayo sa aklat ng Juan. Aklat ng Juan. Chapter 1, verse 32 hanggang 33. 1 chapter 1 verse 32 hanggang 33. Ito lang yung reference nila na pwede nilang isipin na pag darating ang banal na Espiritu baka ganito. Basahin natin 1 chapter 1 verse 32 to 33. Pagkatapos, nagpatotoo si Juan, nakita ko ang banal na Espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Noong unay, hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumaba ang banal na Espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyan ang magbabautismo sa banal na Espiritu. So, yung pagdating ng banal na Espiritu ay pababa. So, ano kaya sila nung nag-aantay ng Holy Spirit? Nakatingin sa itaas? Pumunta tayo sa aklat ng Juan, chapter 14. John chapter 14. Verse, mula tayo sa verse 15. Ano ang iniintay ng mga alagad? At sige, hintayin ko kayo matapos magsulat. I want you to understand this, mga kapatid. Gusto ko maintindihan nyo ito maigi. Kasi minsan, ang iniintay natin, pagka nagre-revival tayo, minsan pagka nagagawain, hindi talaga yung banal na Espiritu iniintay natin eh. Ano ba ang sinabi sa kanila ng Panginoon? Sino ba ang banal na Espiritu para sa kanila? Sige, 1 chapter 14. Verse 16. Oh, 15 muna. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos at hihilingin ko sa Ama na bigyan kayo ng isang tagatulong na sa inyo, sa inyo magpakailanman.
siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. So they were waiting sa pagkasulat natin parakletos, ibig sabihin siya na tumutulong. No, siya na nagtatanggol. Siya na kasangga. Dito ang term taga-tulong. Tulong at turo. Taga-turo. In other words, kasi nung kasama nila ang Panginoong Jesus palagi ang nagtuturo sa kanila. Eh, aakyat na ang Panginoon sa langit. Ang iniintay nila ngayon, yung papalit sa Panginoong Jesus para taga-turo nila. Take note. Hello. Taga-turo, ah, hindi mo tuturuan. Minsan kasi tayo, tinuturuan natin ang Holy Spirit, eh. Holy Spirit, ganito gawin nyo, ha? Panginoon, hinihiling ko, ganito ang gusto kong mangyari. Banal na Espiritu, tanggalin nyo nga ito. Ang Holy Spirit ang magtuturo, ah, hindi tayo ang magtuturo sa Holy Spirit. Amen. Okay, tuloy tayo. Sa chapter... Diyan pa rin, chapter 14 pa rin. John 14:16. Ano sabi dyan? Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga sinabi ko. Take note, ang Holy Spirit hindi tagabigay ng anointing. Gagamitin ako ngayon, kailangan ko ng ano? Anointing ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay darating bilang kapalit ng Panginoong Jesus. Hindi mo siya kamanggagawa, ang banal na Espiritu ang kapalit ng Panginoong Jesus. Siya yung presidente ninyo. Siya ang magiging leader mo. May mga nagsasabi sa akin, Pastor, ang tagal-tagal ko na sa Panginoon, nag-aral na ako sa Bible School. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nararanasan na napupuspos ng Espiritu Santo. Hindi pa rin ako nakakapagsalita na ibang wika. Wala ako nakikita na nararanasan na himala sa buhay ko. Bakit po ayaw bumaba sa akin ang Holy Spirit? At nung tinignan ko yung lifestyle niya, yung paraan ng pamumuhay, aba, eh, hindi talaga bababa ang banal na Espiritu. Bababa sa iyo ang banal na Espiritu kung siya ang masusunod sa buhay mo. Hindi siya bababa sa iyo para pasunurin mo na, okay, bumaba na Holy Spirit. Okay, may alas na ako. Yari kayo ngayon. Meron na ako ngayon. At yung mga alagad, ang inaantay nila, hindi ano kagamitan. Dapat tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Akala natin Holy Spirit ay kagamitan. Eh. Ang inaantay ng mga alagad, yung magiging pinuno. Amen. So, nakaupo silang ganon. Chapter 2 ulit tayo ng mga gawa. Habang nagtitipon sila, nagkaroon ng ugong. Ano ang tunog ng ugong? Na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin. Malakas na hangin mula sa langit. Tapos, napuno yung kanilang... Ano? Now, tignan niyo to, ha? Visually. Aralin natin visually. Nung ang banal na Espiritu ay bumaba sa Panginoong Jesus, paano siya bumaba? Para raw kalapati na lumalapag sa kanya, parang lumalanding. Sa Genesis chapter 1, punta kayo sa Genesis chapter 1. Verse 2. Genesis chapter 1 verse 2. Sabi rito, ang mundo noon ay wala pang anyo at walang nabubuhay na kahit ano. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Sa King James, and the Spirit of God, the Lord, hovered
hovered, nag-hover. Yung alam niyo parang yung helicopter na naka-steady. Sino sa inyo nakasakay na ng helicopter? Paano ba ang helicopter? Pag ganun-ganun ka ba? Di ba pagka nakasakay ka sa helicopter, ganyan ka lang? Steady ka lang. Pero yung hélice niya ay ikot ng ikot. At lahat ng... nakakita na kayo ng helicopter na lumalanding. Nakasteady lang yung katawan na ganyan. Pero lahat nung ano, puno, lahat, tatalsikan yung mga, ano, payapang-payapa lang yung mismong katawan. Pero sa paligid ay matindi. Sa salin ng, ano, magandang balita, ang mabuting balita, Biblia. Ang mabuting balita. Ang chapter 1 verse 2 no, ng Genesis sabi, at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Tignan nyo, yung mga may version dyan na ang mabuting balita. Itinawag ko sa ano yan eh, Philippine Bible Society yan eh. Sabi ko, bakit nawala ang banal na spirito dyan eh? Bakit naging hangin na lang eh? Sabi nila, hindi. More towards interpretation na lang. Kasi yung ruwak ay pwedeng spirit, pwede ring hangin, sabi nyo. But the imagery na ipinapakita sa atin ay, bumababa ang banal na spirito, nandyan lang siya, payapa lang siya, but around him is power. Oh, talagang kapangyarihan. At imagine ninyo ang banal na espiritu na bumababa mula sa itaas. Nasa kwarto sila. Tapos bumababa mula sa itaas pababa. Na power all around the Holy Spirit. Power. Kaya pababa ng pababa. At pinuno yung kanilang silid. Nakita nyo? Tinitignan ninyo? Pinuno yung kanilang silid. Balik tayo sa ano? Gawa 2:1. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. So nandoon sila sa taas, no, sa bahay, at wala na silang ibang narinig kundi yung tinig ng malakas na hangin na kilos ng kilos. Because the mismo the person of the Holy Spirit is there. Hindi lang ito yung parang presensya na umaabot sa lahat ng dako, but the person of the Holy Spirit ay naroroon, bumababa. Yung kaanyuan ng banal na espiritu ay bumababa. Hindi nila nakikita kasi nga hindi nagkatawang tao ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu darating bilang espiritu. Hindi siya laman at dugo. Darating siya sa kanyang kapangyarihan. Next, ano yung nangyari? Pagkatapos, verse 3, may nakita silang mga lagablab ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Spiritually, may nakita sila na sa bawat isa nagkaroon, naging parang kandila yung mga tao. May apoy. Yung apoy ng banal na espiritu. Sa Mateo chapter 3, merong kahalintulad dyan na binanggit si Juan. Mateo chapter 3 verse 11. Mateo chapter 3 verse 11. Sabi rito, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi, ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya, babautismohan niya kayo sa banal na espiritu. Ano yung kasunod? At sa apoy. He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Now, maraming pwedeng maging discussion dyan sa apoy na yan. Limitahan na lang natin at pagdating dun sa aklat ng mga gawa, tanggapin natin yon na nagpakita sa kanila yung dilang apoy. Fire came upon them. Minsan may mga tao nagsasabi pagka nananalangin, fire, fire! Ewan ko, wala na akong nakitang nanalangin sa Biblia
No, yung mga alagad man, si Juan man, si Pablo, o si Pedro, na nung nananalangin sa mga tao, sinasabi, Apoy! Apoy! Yung pag hindi sa kanya nung sigil na sa side of God's Spirit, yung fire, hindi sa kanya nung sigil na sa side of God's Spirit. Hindi siya sinasabing sign, manifestation siya. Isa siyang pagpapahayag na ang banal na Espiritu ay na dumarating na sa iyo may apoy. Now, hindi lang yan ibig sabihin na pagka naglakad ka, eh, kaya ako nawala ng buhok eh, nag-apoy eh. But once the Holy Spirit is in you, spiritually, there is a fire in your soul. May apoy sa iyong Espiritu, sa iyong pagkilos, may yung mata mo, kakaiba yung tingin sa mata mo, hindi ka mukhang apoy, pero may kakaiba kang sigla, no? Hindi mapatay yung sigla na nasa sa iyo. Kaya nga, I would like to caution you, yung mga tao, lalo na yung mga baguhan sa Bible school, na ang sisigla sa Espiritu, isang problema lang ang bumagsak, parang tatalikod na sa Panginoon. Ang apoy sa Panginoon yan, laging gusto, Holy Spirit, Holy Spirit, nagkaroon lang na isang problema, parang tatalikod na. Kaya nga, ang sabi ko sa mga estudyante, baka hindi banal na Espiritu yung napunta sa inyo, baka emosyon mo yung kumilos sa iyo. Dahil nung yung mga alagad ay binabaan ng kapangyarihan ng Diyos, at nung yung Espiritu ng Diyos ay pumatong sa kanila, pinapatay sila, hindi sila tumatalikod. Ikaw naman, inisnab ka lang eh, nagtampo ka pa. Pero ito minsan yung, meron nga sa Bible school na ano eh, tongues ng tongues, mag-opening prayer lang, nagtatongues pa. Pero magagalitin. Biruin mo ng konti, galit agad. So, kaya kailangan i-distinguish ninyo. Ang banal na Espiritu ba? Paano ko po malalaman kung talagang banal na Espiritu yung bumaba sa akin? May bunga. May mababago sa iyo. Yung dating mainitin ng ulo mo, mag-iiba na, hindi na. Yung dati pa-banjing-banjing ka, nag-iiba ka. May kumikilos sa iyo na ibang kapangyarihan, hindi na ikaw. Okay, tuloy tayo. Gawa chapter 2. Verse 4, napuspos silang lahat ng banal na Espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. Isa pang palatandaan. Now, take note. Wala kayong mababasa sa Biblia. No? Wala kayong mababasa na ang tanging patunay na ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo ay pag nagsalita ka ng ibang wika. Wala kayong mababasa. Maliwanag ba? Ang totoo, sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinto, chapter 12. Unang Corinto, chapter 12. Sa verse 7. Unang Corinto, very important. Basahin po ninyo yan. At kung, ano, ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu upang makatulong siya sa kapwa mananampalataya. Ang bawat isa raw ay binigyan ng kakayanan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na Espiritu. Maliwanag ba yon? Malinaw naman, di ba? Okay, ituloy natin. Verse 8. Sa isa'y ipinagkaloob ang Espiritu ng kakayahang maghayag ng salita ng Diyos, at sa isa naman ay ang kakayahang unumawain ito. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu na malaking pananalig sa Diyos, at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling ng may sakit. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihan na gumawa ng himala. Dito tayo sa ano, verse 11. Ngunit iisang Espiritu lang ang nagbigay ng lahat ng ito, at ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. Ulitin yung sinabi ko kanina.
walang nakalagay sa Biblia na ang tanging paraan. Kasi nagdagdag na tayo eh. Yung mga Amerikanong missionary, nagdagdag na eh. The initial, para malaman na ang banal na Espiritu sa iyo ay kinakailangan magsalita ka muna ng ibang wika. Kaya nga minsan may nagtanong sa akin, Pastor, pwede po ba akong manalangin sa may sakit at makapagpagaling ng mga may sakit sa pangalan ng Panginoon kahit hindi pa ako nagsasalita ng ibang wika? Kasi nagkaroon ng kaisipan sa churches na bago ka makagawa ng kahit ano tungkol sa Holy Spirit, kailangan nagsasalita ka muna ng ibang wika. Ay, hindi ka pa nagsasalita ng ibang wika, hindi ka pa pwedeng ano. Now, don't misunderstand me. Hindi ko sinasabi na hindi na kailangan magsalita ng ibang wika. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi sinabi sa Bible na ang tanging patunay na ikaw ay pinuspos ng banal na Espiritu ay nagsalita ka ng ibang wika. Aliwanag ba yan? Nung ang Panginoong Jesus ay tinawag nung isang ng mga tao, Panginoon, Panginoon, halikayo. May masamang espiritu, hindi mapalayas na inyong mga alagad. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Ngina ng pananampalatayan yun. Sabi nila, Panginoon, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Hindi ka pa kasi nagsasalita na ibang wika eh. Yun ba sinabi ng Panginoon? Ang hina ng pananampalataya nyo kasi. Pero yung ganitong espiritu, kailangan mo rito ng panalangin at ayuno. Kailangan mo ng preparation. Ang nakita ko sa churches, ginawang Diyos-Diyosan yung pagsasalita na ibang wika. Na parang, guys, nagsasalita rin ako ng ibang wika. Sabi nga ni Apostol Pablo, baka sa inyong lahat, pag samasamahin kayo, mas madami pa yung salita ko ng ibang wika. Pero wala kayong mababasa sa Biblia na nakaharap si Pablo sa mga tao, nagtangs siya, nagsalita siya ng ibang wika sa harapan ng mga tao. Hindi. Sabi ni Pablo, mas gusto ko pa, limang salita na lang na naiintindihan nyo kaysa ibang wika ang sasabihin ko sa inyo. Naiintindihan nyo ba? Hindi ko minamaliit yung pagsasalita ng ibang wika, kaya lang ang ipinapaintindi ko sa inyo, ginawang Diyos-Diyosa ng mga tao yung pagsasalita ng ibang wika. Na para bagang ang banal na espiritu ay tungkol lang sa pagsasalita ng ibang wika. Kaya maraming Christians, pag nakapagsalita na ng ibang wika, ay okay, ayos na. Pero bugnutin pa rin, tigas pa rin ang ulo, hindi pa rin masunurin, tampuhin pa rin. Ay, di ba, lina, nakapagsalita naman ako ibang wika. Sabi ni Pablo sa unang Korinto eh, kahit ba kakapagsalita ka mga hiwaga, kahit wika pa ng mga anghel eh, kung wala kang pag-ibig eh, baliwala ka rin eh. Now, ibig sabihin, wag na magsalita ng ibang wika. No, I'm putting it into context. Na nung bumaba yung banal na espiritu at nagsalita sila ng ibang wika, hindi sinabi na maglagay na tayo ng pedestal, no? Ang ika-apat na persona pagsasalita ng ibang wika. Kaya sa church tuloy, nagkaroon ng parang discrimination. Ay, yung tagal mo na, hindi ka pa nagsasalita ng ibang wika? Yuck! Don't get me wrong. Kalooban ng Panginoon na makapagsalita tayo ng ibang wika dahil kalakasan sa atin yun. Okay, ititigil ko na yan dyan. Tapos sa ibang pagkakataon, saka ko ipag-explain na mas malawak pa. Balik tayo dun sa nangyari sa kanila. Tingnan ko lang kung ano yung oras na. 2:45, may 15 minutes ako. Nagsalita sila ng mga wika na hindi nila natutunan. Tandaan nyo, hindi pwede. May nagtanong sa akin, Pastor, totoo ba yung pagsasalita ng ibang wika nun? At nung tinignan ko, sabi ko, totoo yung ibang wika. Eh parang hindi naman salita eh. Sinirarabasyo ko, chichachasyaka yata. Para naman pong ano eh, sa ibon eh. Tandaan ninyo to. Pagka kumilos ang Panginoon sa inyo, hindi niya kayo, it will be authentic, magiging totoo, na ang imposible talaga na magkaroon ka ng wika na yon na dahil natutunan mo, napanood mo sa TV. Ang ibibigay talaga na wika sa'yo, yung imposible mong matutunan. Amen.
Yeah. Ito na, yung may nakalimutan na binabasa ko sa Bible na yung ibang wika, parehas din ang ibang Hebrew sa ibang lugar. Oh, ito naman. Hmm. Wika siya sa ibang lugar, kaya para sa'yo, baliwala. Eh, kahit naman ako, nung bata ako eh, di ba tayo, nung di pa tayo marunong mag-Chinese, ginagaya-gaya natin yung Chinese, akala natin, siyang ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Eh, yung pala, aba, totoo nga. Sinasabi pa natin minsan, parang hindi naman totoo yan eh, parang kumakanta eh. O, ano ba yung salita ng Chinese? Parang ang kumakanta. Mga Bushman sa Africa, ganun sila magsalita. Oh, sa Africa may bahagi rin, sabi nga ni Pastor Jordan, kung magsaka, kaya pagka may narinig kang ganun sa church, isa sa demonyo. Okay, paano natin malalaman na totoo yung salita nila? Verse 7, chapter 2, verse 7. Sinabi nila, Abba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng sarili nating wika? Bakit raw sila nakakapagsalita ng wika ng iba? Piyesta kasi eh. Kaya maraming mga Israelita na naninirahan na sa iba't ibang bansa ang nagdayuhan sa Jerusalem. Kaya nagtipon-tipon doon, iba-ibang wika. At napapadaan sila na rin. Teka, salita ko yun ah. Taga-Roma ako ah. Latin yun ah. Iba't ibang lugar. Tingnan nyo rito. Verse 9. Ang iba sa atin ay taga-Parsia, Medes, Elam, ano pa yan? Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypto, Libya, Cyrene, taga-Roma. Naririnig nila yung iba-iba. Baka dadaan nila, may naririnig sila na salita nila na sinasabi dun sa itaas. Ganun yung speaking in tongues. Now, may mga magtuturo sa inyo. O sige, gaya ka lang sa akin, gaya ka lang. Sige, lalalalalala. Sige, tuloy mo pa. Lalalalalala. Sige, lalalalalala lang. Lalalalala. Tuloy mo lang. Lalalalalala. Sige, lalalalala. Lalalalalo. Lalalalalo. Tadagdagan na lang. Salita na hindi mo natutunan, ang banal na spirito nagbigay sa'yo. At mahirap intayin ito, lalo na pag ang puso mo hindi handang sumunod sa Panginoon. Mabilis itong dumating sa tao na susunod sa Panginoon. Hindi yan yung ano. Now, kasi maraming methodology na itinuturo. O ganito, para mabautisman. O ganito muna ang gagawin mo, ha? Kakanta ka muna, ha? O ano ka muna? Yan, o sige. O music, stronger music, stronger music. O, okay, ready? O, ibuka mo bibig mo. La, 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 la. La, la. Gayahin mo lang muna ako. Gayahin mo lang muna ako. Bro. Kaya nga sinabing wika na hindi nila natutunan eh. Ang Espiritu ang magbibigay sa iyo ng kakayanan. Amen? That's why it is real. Walang tao na nagturo sa kanila. Hindi ko alam bakit ang dami naglabasan ngayon na School of the Spirit, School of ano, Prophecy, School of Speaking in Tongues. May libro pa na pag napasadahan ito, siguro sa dulo, nagsasalita ka na ng ibang wika. No, no. Malalaman mong totoo ito dahil bababasa yung kapangyarihan ng Diyos, pakikilusin niya yung bibig mo. Meron akong teacher, nag-aaral ako ng voice sa UP, Professor Emmanuel Gregorio. Pagkatapos na break kami after vocalization, sabi niya, Paul, ano religion mo? Sabi ko, sir, Pentecostal po ako. Ah, kayo ba yung may speaking in tongues? Sabi niya, opo, kami po yon, sir. Ah, kami, protestante kami. Wala sa amin yung ganyan, protestante. Pero alam mo, naniniwala ako dyan. Kasi yung pinsang ko, missionary sa Vietnam, magsasalita ng English, may magta-translate na Vietnamese. Maya-maya, napansin niya, ay hindi na nagta-translate yung interpreter niya. Aba,
nagsasalita na pala siya ng fluent Vietnamese. Akala niya English pa yung sinasabi niya. Speaking in tongues. Si Brother Tony Chua, miyembro namin sa sentro dati, kaya naniwala yun sa speaking in tongues eh. Overnight prayer meeting, nandoon siya sa likuran ng church. Isang matanda na taga Santa Maria. Narinig niya, nakaganyan lang siya. Yung matanda nagsalita. Mandarin, Fokien, Cantonese. Pagkatapos ng gawain, lumapit sa daddy ko, Pastor, totoo po pala yung ano, yung speaking in tongues. Eh, kilala ko yung sinanay. Alam kong taga Santa Maria, Bulacan niya, napakalabong malaman niya yung wika namin. Sabi niya, alam ko lang po ron, Cantonese lang, hindi ko alam yung Mandarin, malalim na yun para sa amin. Pero naiintindihan ko yung sinabi niya, pare-pareho lang. Ano yung sinabi? Darating na ako, sabi ng Panginoon. Maghanda na kayo. Ngunit kahit hindi kayo nakahanda, darating na ako. Kinilabutan siya, nag-sponsor ng overnight prayer meeting. Nung unang nag-aaral ako ng Mandarin, nasa sentro kami ni Pastora, prayer meeting noon, yung katabi namin, si Ate Lina, biglang nagsalita. Kakaunti pa lang yung alam ko. Pero alam ko na yung four tones sa Chinese, di ba? O bali five. Yung ma, 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 ma. Tapos yung ma. Diba yung iba-ibang ano? Siya nagsasalita. Ganitong-ganito yung pagkasabi. Wokan, wokan ni, wokan, wokan ni. Ano yung sinasabi niya? Nakikita kita. Naku, ako'y talagang napatingin ako kay Ate Lina. Tapos sabi ko kay Pastora nang naiintindihan ko yung sinasabi niya. Chinese yung Mandarin yun. Wo kan ni. Wo ano? Ako. Kan. Nakikita. Kung nagkamali siya ng pagbigkas ng tono, mali na, di ba? Pagka sinabi niya, wo kan ni. Wo kan ni. Hindi na, kailangan. Wo kan ni. Wo kan. Kailangan isakto. Wokan ni. Kailangan ganun. Magkamali sa ni, mali na, di ba? Wokan ni. Kaya nung pagkatapos ng prayer ni, iyak siya ng iyak. Eh alam nyo, yung tao na yon sa sentro, hindi siya palaging pinapansin. Parang utusan lang yon. Walang mataas na posisyon. Pero Ministry of Health, tagatulong, alalay, oh, bayaran mo itong ganito. Sabi ko sa kanya, ate, kanina sa prayer meeting, nagsasalita ka sa ibang wika. Chinese, Mandarin yung sinasabi mo, nangungusap ang Diyos sa'yo. Talaga? Talaga, Sir Paul, ano yung sinasabi ko? Ang gaang nga ng pakiramdam ko pagkatapos nun, gaang-gaang. Ang sinasabi sa'yo ng Panginoon kanina, nakikita ka niya. Kanina, wo kan ni, wo, ako, kan. Nakikita ni ikaw. Nakikita ka ng Panginoon sa ginagawa mo. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya, pero lumalakas yung kanyang sarili. Ganun yung speaking in tongues. Wala siyang pakinabang sa isip mo. Now, tignan natin yung interpretation ng sinasabi nila. Sa verse 11, chapter 2 verse 11, tapos itutuloy natin next week. Chapter 2 verse 11, mga Hudyo at mga Hudyo na nahikayat sa relihiyon ng mga Hudyo at ang iba'y mula sa Krete at Arabia, basahin niyo yung kasunod. Pero naririnig natin sila na nagsasalita ng mga wika natin. Ano yung sinasabi? Tungkol sa mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Hindi alam ni Pedro kung ano yung sinasabi niya. Pero meron siguro, halimbawa, yung kay Pedro ay salita ng mga taga-Roma. Italian. O baka Latin yung iba. O baka may nagsasalita rin na Greek. At yung marunong mag-Greek. At ang pagkarinig niya, ang Diyos ay lumikha ng langit at lupa. Siya ang makapangyarihang may lalang ng lahat. Tapos yung isa't siguro na taga-Arabia, naririnig niya, siya rin ang lumikha ng mga bituin, ng lahat na nakikita. Ay,
alam ko yung sinasabi nila. Nagsasalita sila ng kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Amen. Amen. Ganun yung speaking in tongues. It is either praise to the Lord or communication with the Lord, pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi sa isip mo yan. Kaya nga, ang genuine, listen, ang genuine, ang totoong pagsasalita ng ibang wika, hindi mahahadlangan ng demonyo. Hindi mahahadlangan. Uulitin ko po, mga kapatid, ang genuine, yung totoo. Kasi may mga nagsasalita ng wika na fake. May mga nagsasalita ng wika na gumagaya-gaya lang. Merong mga nagsasalita ng wika na akala nila na pupuspos rin sila. Hindi pala. Deceptive spirit pala yun nasa kanila. Kagaya nung itinuro ko sa inyo dati, nasa Bacolod kami, naramdaman ko na may masamang espiritu doon sa lugar na pinagtitipunan, pinag-youth campan. Sabi ng mga kasama ko, "Sir, wala naman pong nadedemon po siya. Ang saya ng awitan eh." No, naglulukusuhan, nagaano. Sabi ko, "Hindi. May nade-demon possess ngayon dyan." At sabi ko, "O sige, hahanapin ko." Hinanap ko, paikot yung chapel. At nakita ko, nando doon sa isang babae, nakapula. Yung nagbibidyo, nagsasalita siya. Sabi ko, pagkahawak ko nito, magre-react ito. Lalabas yung demonyo nito. Hinawakan ko sa likod. Tapos yun na, tumalas na. May mga nagsasalita ng wika na gaya lang, na espiritu lang na walang kwenta. Pero kung totoong galing sa Panginoon yung pagsasalita ng ibang wika, hindi siya makokontra ng kaaway. Bakit? Kasi walang kinalaman sa isip at damdamin ng tao. Mismong mula sa Holy Spirit, binibigyan kanya ng kakayanan. Paano mahahadlangan ni Satanas ang banal na espiritu? Excuse me. Para siyang tumayo sa harapan ng isang ano ng high speed train. Babanggain siya ng banal na espiritu. Eh bakit ho napunta sa ano na demon possess? Akala ko tongues yun. Sa demonyo yun. Hindi totoong pagsasalita na ibang wika yun. Nag-emote lang yan. Kaya nga ako sa churches, kahit sa atin sa Dalyaw, lagi ko sinasabi sa kanila, pagka may umuudyok sa inyo na magtatalon, na umikot, mag-pray kayo, sabi niyo, "Lord, kumilos kayo sa akin hindi sa flesh, sa spirito. Huwag niyong payagan na makapasok ang kaaway sa akin." So, yung kung totoong speaking in tongues yan, hindi makakagawa ang kaaway at nagpapahayag ka ng mga dakilang ginawa ng Panginoon. Pumunta kayo sa ano, sa ikalawang unang Korinto, chapter 14. Tapos dito na tayo matatapos. Tutuloy natin next week. Unang Korinto, chapter 14. Dito na lang tayo sa ano. 4 na lang. Unang Korinto, chapter 14, verse 4. Unang Korinto, chapter 14, verse 4. Matatapos na po tayo. Basahin natin yung sabay-sabay yung mga nakakita. Unang Korinto, chapter 14, verse 4. Tayong lahat, ang nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay pinapatibay ang kaniyang sarili, ngunit ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagpapatibay sa iglesia. Sa verse 2, umpisa na natin sa 2. Ang taong nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay nakikipag-usap hindi sa tao kundi sa Diyos. Dahil wala namang nakakaunawa sa kanya, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng banal na espiritu. Yung espiritu mo raw nakikipag-usap sa Diyos. How can that be? That's a mystery. Kaya nga, pagka puno ka ng banal na espiritu, dapat bumigay ka na, dapat sumuko ka na. Ba't ang lakas mo pa rin? Meron kang ano, may wifi ka.
naka-wifi ka, hindi maintindihan ng iba. Pare-pareho naman tayong may cellphone, ha? Bakit ikaw lang may wifi ka kasi nakakonekta ka doon? Yung espiritu mo nakikipag-usap sa Diyos. Nakikipag-usap sa Diyos. Now, meron tayong babasahin bago tayo matapos na isa pang verse. Minsan, nagsasalita ka ng ibang wika in your prayer at umiiyak ka, hindi mo alam, pinag-uusapan pala ninyo ng Panginoon yung mangyayari sa inyo 2 weeks from now na pagsubok. Hinahanda ka pala ng Panginoon. Nangyari sa akin yan eh, kaya akong masasabi. Nung ako'y manggaling sa China, 2012, araw-araw, nagsasalita ako ng ibang wika, alas 3 ng madaling araw. At nandoon lang ako doon sa sentro, palakad-lakad ako doon sa harapan ng sentro, hindi ako mapatigil. Salita ako ng salita ng ibang wika at umiiyak ako. But take note, nakokontrol ko yung sarili ko, hindi ako nakakagising doon sa mga estudyanteng natutulog sa church. Pero salita ako ng salita ng ibang wika at iyak ako ng iyak. Pagkaraan ng ilang buwan, na-realize ko, sabi sa akin ng Holy Spirit, hinanda kita noong mga panahon na nagsasalita ka ron. Yung espiritu ko, nakikipag-ugnay sa iyo. Hinahanda kita. May dumating na matinding problema sa akin. Pero nakahanda na ako spiritually. Meron pang binabanggit sa Roma chapter 8 at doon na tayo matatapos. Roma chapter 8. Verse 26. Roma 8:26. Ito na huling verse natin. Basahin natin. Ready? Go. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang nais sabihin ng banal na espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumusiyas at sa puso ng mga tao, sapagkat namamagitan ang banal na espiritu para sa mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. There are times in our lives na kahit gusto nating mag-pray, hindi natin alam kung paano sasabihin sa Panginoon. Minsan dahil sa sobrang nahihiya tayo, o minsan dahil sa sobrang nasasaktan tayo, sa sobrang bigat ng problema, hindi mo na alam kung paano i-express sa Panginoon. Tinutulungan raw tayo ng banal na espiritu sa ating kahinaan. Sa King James, with groanings, eto nga, hindi nga ano ito eh. Anong sabi niyo rito? Anong tingnan niyo rito? Diyos, sa ating pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Eto nga, hindi na tongues ito eh. Groanings yung... Tinutulungan ka raw ng Holy Spirit na mailabas yung mga bagay na hindi mo masabi. Umiiyak ka na lang, pero bumibigkas yung ano mo, hindi mo na alam kung ano yung sinasabi mo, pero pagkatapos nun, gaang ng pakiramdam mo. At ang Holy Spirit raw, ang banal na Espiritu, naiintindihan niya yung puso mo, alam niya rin kung ano ang kalooban ng Diyos, pinag-iisa niya yon. At pagka totoong sa banal na Espiritu, yung prayer na ginawa mo, pagkatapos mo mag-pray, susunod na po ako, Panginoon. Makakasunod ka na sa kalooban ng Diyos. Again, merong mga false na ganitong prayer. Ito yung mga nananalangin na 3 oras na nanalangin, 3 araw na nag-fasting pagkatapos noon. Ewan ko kung susunod ako, ewan ko kung kaya ko. Hindi sa Panginoon yun. Dahil maliwanag yung sinabi rito, at anuman ang nais sabihin ng banal na espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng tao, sapagkat namamagitan ng banal na espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Diyan na muna tayo. Kung may tanong kayo, hindi, kaya na isip yan. Spirito nga yan eh. Pero hindi ko po alam. Ah, hindi. Parang ganun din yun.
para ka lang rin nagsasalita. Oh, listen. Pwede ka naman makapagsalita na walang bibig, ha? Sa normal nga, kaya ka magsalita, eh. Pupunta ba tayo? In the same way, yung speaking in tongues, pwede mo magawa nang nag-iisip ka. Okay. Kung sino may tanong sa inyo, i-review nyo ito. Tapos kung may tanong, i-message nyo na lang. Di-discuss natin next week. Tayo tumayo, tayo manalangin. Pasalamatan natin ang Panginoon. Manaming Diyos, maraming salamat po sa inyo sa pag-aaral na pinagkaloob nyo sa amin. Ang dami pa namin dapat matutunan. Pero alam namin, O Diyos, na kayo ang gagabay sa amin. Tulungan nyo po kami at basbasan. And Lord, kinikilala ko. Salamat sa inyo. Marami kayong ginamit na magturo sa akin sa Bible School, ang mga magulang ko, mga kuya ko at mga ate ko, ang ate ko, at yung iba pang mga tao na ginamit ninyo na magturo sa akin at sa mga kapahayagan ng inyong espiritu at sa mga nakasulat sa inyong salita. Salamat po, O Diyos. Nagpapasalamat ko po sa inyo ang anumang natutunan ko, O Diyos. Nadalangin ko po, patuloy nyo kami ingatan at huwag kami magkaroon ng pagmamalaki pag nadagdagan ang aming kaalaman. Gabayan nyo kami. Lord, dinadalangin ko sa mga churches namin, O Diyos. Sa Luchu, Lioing, sa Tainan, dito sa Anan, Lord, sa Chungli, sa Kaohsiung. Magkaroon ng totoong pagkilos ng inyong banal na Espiritu, O Diyos. Na hindi nagmumula sa emosyon ng tao. Hindi nagmumula sa matinding problema. Kundi magmumula sa pagkilos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. We ask for a genuine move of your Holy Spirit among us. Help us, O Lord. Prepare us, O God. Amen. Salamat po sa inyong Ama. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.